It's me, Shasha Coleman. Welcome back to my channel. At ito na ang ating pork loin steak. Kailangan natin ng lemon, onion, soy sauce, at kailangan natin ng pork loin steak. Kapag mainit na ang ating kawali, pwede na natin siyang lagyan ng mantika para pag nilagay na natin yung ating pork loin ay hindi ito didikit sa kawali. Yung tamang mantika lang ang ating ilalagay. At kapag alam nyo nang mainit na yung kawali at pwede nyo nang ilagay yung pork loin steak sa kawali at iluluto lang natin ito ng konti at hindi naman natin siya ipiprito ng husto para hindi titigas yung ating pork loin steak. Takpan ng ilang minuto para bago natin siya baligtarin para maluto yung kabilang side. Pagkaraan ng ilang minuto, pwede mo nang baligtarin yung pork loin para hindi siya lutong-luto dahil titigas ito pag sobrang luto ng ating pork loin. Kailangan yung tamang-tama lang dahil mamaya lulutuin pa rin naman natin siya kasama nung sabaw na ating ilalagay. At tatakpan mo ulit siya at maghihintay ka na naman ng ilang minuto bago mo siya hahanguin. Pagkalipas ng ilang minuto, pwede mo na siyang hanguin at ilagay sa mangkok at isi-separate mo siya ulit. At ilalagay mo na ulit yung mga natitira pang mga pork loin para maiprito na sila. Mamaya, sama-sama natin siyang ilalagay ulit sa kawali para mailagay na natin yung soy sauce. Kaya ngayon, hulog mo na ulit lahat yung natitira pa at mamaya babalikan natin siya at babalikta rin ulit para sabay-sabay na silang maluluto dyan sa kawali kasama pa ng mga ilang ingredients. So, tatakpan mo yan ulit. Makalipas ang ilang minuto, bubuksan mo ulit siya para tignan kung naluto na at imumubo lang siya ng konti para magkaroon ng space yung ating unang pinirito. Ibabalik mo siya dyan sa kawali at pagsasama-sama natin silang lahat dyan para ngayon, ready na natin ihuhulog yung ating soy sauce na pinagbabaran kanina ng pork loin na may kasamang lemon. Siya yung magpapalambot dyan para lumambot yung ating pork at tatakpan mo para makalipas ang ilang minuto. Titignan mo siya kung tama na yung kulo niya at pwede kang mag-add ng kaunting sugar para hindi siya masyadong maasim yung lemon na nilagay natin dyan sa soy sauce. Tapos kaunting halo-halo lang para magpantay yung kanyang tamis doon sa soy sauce. Bago tatakpan ulit natin siya, mga ilang minuto na naman, titignan mo ulit siya at pwede mo nang ihulog yung onions. Pero ako, ang ginagawa ko, pinapatay ko na yung kalan, ino-off ko na siya para pag nilagay ko yung onions, hindi siya lutong-luto, yung magpapaluto lang dyan, ay yung init ng kawali o yung sabaw. At ito na ang ating pork loin steak. At kung makikita nyo naman, guys, na ang ating onions ay napaka-crunchy niya dahil siya ay naluto lang sa steam nung tinakpan ko na siya at inop ko na yung stove. Ayan na siya, guys! Thank you for watching, guys! Please like and share! Bye!